Yung nahihigop ng motor namin ng tubig, parang kalawang na puti. Kaya yung cause ng pagkakaroon namin ng mga tigyawat. Kita ko sa inyo. Hey, mga Viv, oh, kung makikita ninyo, yan yung latak ng tubig na nakukuha namin dito rin. Grass carpet kasi kailangan madugtungan na ang ating grass carpet kasi masama daw yung supong suy na nabibitin ang mga grass. Charles! Yay! Saan na lang ang utak nito? Kaya isa na lang fuck nila. Hindi ko na mabibilihan pati yung balcony sa likod ng bahay. So, yan ang muna. Tapusin na muna natin yung sa may balcony sa front. Then, next na yan sa likod ng bahay pag may fuck na ulit. Sarap? Oo. Grabe, sobrang dumi. Yung shoes ba, nilinisan ulit natin bago natin ilatag yung ating grass carpet. Buti okay, nabili natin ito. Ito na yung last stop. Amin, to be sure. Saya. Okay na? Ay, ito. Ang ganda, no? Go, lapat! Talented ka naman pala. Meron dapat pag isa kang trans. Flexible. Dati ka bang interior designer? Hindi lang interior. Ay, iba yan. Alam ko yan. Maglahan ako na lahat, guys. Change topic ka tayo. Alam ko na yan. Galing. Pulido. Sa mga magpapa-install dyan, isang tuwad, isang gapang. 10,000? Uy, baka ma-misinterpret ng mga viewers, ha? Hindi! Huwag kayong ano, konting galaw bash. Pag-install lang grass, don't judge the caves by its movement. Ganda na. Di naman halata eh. Ganyan lang pala yan. Yes! Pag nandun ka na sa dulo, bilugan mo yan. Michelle, kailan ka pang natutong mag-DIY ng mga bagay-bagay na gusto mong ma-achieve sa murang paraan? Hindi ito mura, guys. Pakagaling naman. May na-discover ako. Yan pala ang gamit niya, Dai. Halimbawa, paganyan. Mamarkahan mo lang siya ng paganyan. Agoy, agoy. Pinahirapan pa natin sarili natin. Paganyan talaga ang position pag mag-gupit, Dai. Buka kung buka, Dai. Di ba perfect? Ilagay mo dito. Ito, normal. Feeling ko, ano? Ano? Mag-resign ka na bilang pag-gupit. Ano ka ba? Kasi every time araw-araw dito lipat, doon, kailangan mo ng mga taong marami para sa ganito karaming halaman. Josh, makinig ka. Ito advice ko sa inyo ha. Mas maganda na maging plantita kaysa na maging chismosa. Nakatulong ka magdagdag ng oxygen sa earth. Dami na tamaan namin chismosa worldwide. Imbes na mag-chismis ka naman, chismis dyan, magtanim ka na lang ng mga halaman. Yes. O di kaya mga gulay or mga root crops kagaya nito. Yes, talian. So, ito na mga Vebs, ang final look. Hindi ko na ipakita sa inyo kahapon kasi ginabi kami. Nahirapan akong mag-arrange. Welcome to our greenhouse effect. Wow! You walk by? How do you feel? I feel amazing. Nare-arrange ko lang yung mga plants ko. Ganda may pagkaka-arrange ko mga guys. Ayan yung iba kong plants. Diyan ko nilagay. Ang ganda-ganda na, di ba? Ano yung tipong hindi masyadong crowded yung area na to? Kasi dito namin balak ilagay yung coffee table. Dito din dinobli-dobli ko yung mga plants. Sila yung magsisilbing na black ng alikabok. Yung iba kong plants, hindi pa gaano namumukadkad. Ay, hello! Come inside. Oh, outside. Side pala to. Ayan. How do you feel, Kramer? Ganda. I like it. Napaka-preservative. Preservatives?
Yeah, it has preservative. Yeah, ganda ng presentation. Thank you for helping me. Helping hands. Ah! So, ngayon naman, magpapakain kay Kevry. Kanin lang siya na may kunting na medyo mainit. Kasi pag malamig na, ayun nga ng kainin. Gusto niya parang... Makatamtaman lang yung temperature. Para to siyang bata, kailangan subuan. Kasi pag hindi siya susubuan, Zai, paglalaroan niya lang yung kanin. Malas yung Verdi ha. Eat well before you succeed. This is paleo because when you're too much diet, the cause is bungola. Nabungol ang tayo. Maganda ka nga, nangayayat ka nga, bungol ka naman. Pag tinawag ka nila, Michelle! Mga 5 times muna. Michelle! Yung ibang mga friend ko, pinabatuka na lang ako. Sinabungol. Look how busy Birdie is. Kailangan subuan talaga. Pero good things pa niya kasi ang takaw niya. Oh, yum yum. Yum 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 yum. Big mouth, big mouth. Tapos, ang bad lang nito kay Ferdy kasi pag busog na siya, maldita. Nangangagat na. Patay na natin kung paggutom siya. Sweet. Isang ginugutom ko to. Ayan, dahil busog na siya, nagmamaldita na siya. Ferdy! Ayan. Medyo mabait siya ngayon ah. Okay, tama na. Bye! Buti dumating na yung order kong pot tray. Kailangan ko kasi yung lagyan ng pot tray, yung ating mga flower pot. Kasi pag nagdidilig ako, na-absorb lang ng grass carpet. Para hindi mabalis mabulok yung ating grass carpet, lagyan natin ng flower pot tray. Kasi na-deliver nila mga maliliit. So, order pa tayo ng another. And this is the final look. Ayan, ganado-ganado na ako nitong magdilig. Hindi na ako matatakot na mabasa yung grass carpet natin. Kailangan na talaga makapagpaulit ng butas para sa deep well. Kasi yung nahihigop ng motor namin ng tubig, parang kalawang na puti. Kaya yung cause ng pagkakaroon namin ng mga tigyawat. Pakita ko sa inyo. Eh mga Viv, oh, kung makikita ninyo, yan yung latak ng tubig na nakukuha namin. Dito rin. Kaya nagtataka kami, hindi naman kami mahilig sa mga alat na pagkain at oily foods. Pagka bagong saksak yung motor, parang tubig kanal. And then habang tumatagal, siya tumitinig. Meron naman kami ibang pagkukuhanan ng tubig, yung dibumba namin or jikmatic. Yung nga lang, makakuha na ng isang timba, matagal ulit bago makapump. Kasi mababaw lang yung butas, pero malinaw yung tubig. Sana talaga may mabuting loob dito sa amin na makapagpatubig na sa buong bayan namin. Kasi para hindi na nahihirapan yung buong bayan namin. Hindi lang kami dito yung hirap sa tubig talaga. Marami pa yung iba nga nakikiigib na lang sa kung sinong may ribomba jikmatic. Natsatsagaan lang namin muna sa ngayon yung malatubig kanal namin tubig. Sabi nung nag-check dito sa amin kasi nag-inquire na ako kung anong po pwedeng gawin. Sinek niya yung tubig, sabi niya, ladaya daw kami doon sa unang gumawa ng deep well. Siguro daw yung cuisine, butas-butasan yung mga gilid-gilid para mabilis mapuno and then mabilis makahigop. Yung nga lang, manabo yung tubig na nahihigop. So ngayon, sabi ni Kuya na gumagawa, hahanap daw sila ng best area kung saan parang batubat malina daw yung tubig na makukuha. Today, papabuta sa kami for deep well. Sana ay may makuha sila Kuya na malinaw na tubig, Lord. Sana, Lord. Aww. And I would like to say thank you sa lahat na nagbiyaya ng gift sa ating Chicash account. Yay! Kagabi, nag-live ako sa ating Facebook page. It's a weekend karaoke. Sa lahat ng nag-send ng kanilang blessings, maraming salamat po sa lahat po ng dalikom po natin from our live. Yun po yung ipapambayad po natin sa pagpapagawa ng deep well. Yay! Thank you sa inyo lahat. Love you all so much. Sana may makuha sila Kuya ng malinaw na tubig. Today, tapos na nila butasin para sa deep well. May nahanap na silang bukal. Let's check. Ano, mami? Meron ng tubig?
Tumatay. Ayan na o. Oh. Tinatry na kung makakahanap na kami ng malinaw na tubig. Ayan si Cosme. Siya yung magagawa ng deep well dito sa amin. Sa mga nakakakilala sa kanya. Magaling siyang magbutas sa mga deep well. Medyo hindi pa malinaw yung nakukuha. Malabo pa. Ano yung amoy? Tubig. Ah, may tubig? Ayan na yung nakukuha. Ano sa palagay mo? Makakakuha tayo ng magandang tubig, deep well? Yes, of course. Kuya, mga ilang oras yan? Papaawason. Dalawang oras. Ah, 2 to 3 hours. Dalawang oras, 3 araw. Para makita. Kasi ngayon, malabo pa yung nakukuha, nasisip-sip ng muto. Try natin sindihan itong biliyak, ang tubig. Kim J's na yan. Hi mga Bebs, almost 3 hours na kami nagpapaanda ng motor. Ayan, malinaw na yung nakukuhan tubig. Congrats! So, ayan, natapos na yung sinesementong tubig. Ayan sila, Brother Cosme, yung gumagawa sa amin ng tubig. Kinakabit na lang yung mga PVC para ilatay dito sa wall na to, papuntang sa rooftop. Yay! May maganda ng tubig si Michelle. Kung naaalala niya sa TikTok, siya yung hinagisan namin ng ahas. Oh, kasi may nag-ahis din ng tubig na purabot tawagin sa amin. Deep well, bukal. Deep well, magandang pupunta sila para magkaroon tubig na kami kasi nga kahit ng tubig nila Michelle Pax dito sa bahay lang. So ang gagawin ko, bubuisitin natin yung gumagawa ng tubig. Mahulungan natin sila ng fake steel. Oh no! Bigasin ng San Juan. Dito kasi nagmumula yung tubig. Ginawa na lang ng paraan nila Kuya Omar at ng tatay ko. Bumigay dahil sa dating lumang pinagkunan ng tubig, sobrang dami ng mga buhangin, mga mud. Yun, bumigay yung tangke nila. Pinili namin sa Katbalawa. Ito yung sa lumang ano nila, nakukuha nilang tubig. Sobrang dumi. Halos nangangati si Michelle, nagkaka-pimple. Kung naaalala niyo sa mga previous vlog niya, medyo nag-breakout siya. Linipat yung pinagkukunan ng source of water galing sa deep soil. Kasi yung dating butas nila, napakapangit ng linalabas na tubig. Hindi pa nagagaling yung dating butas nila. Yung lumang tangke nila. Yan. So wala na namang kwenta yan. Inipat na sa likod yung butas. Ayun yung tangke. Nasira yan eh. Pumutok kasi. Yung lumang tubig nila pati halaman na apektuhan. Lalalan pa yung mga dahon. Naawa nga din ako kay Michelle kasi sobrang lab na lab niya yung mga halaman. Ito namin, nilinisan na namin yung tangke namin kasi sa wakas nakakuha na kami ng malinis na tubig. 80 feet yung nakuha na ng malinis na tubig. Yan o, may chocolate. Wow, may luatat po. Please kami niya ng mga ilang tao. Pinigilan namin kasi nakaroon na kami ng mga ano, rashes. Kasalanan to ng unang gumawa sa amin ng Ipwell kasi hindi nila minake sure na linis yung nakuha. Sabaw ng nilaga. After namin linisan to, nag-imbak na kami ng bagong tubig dito. Bili na kayo chocolate. Para kung malamig yan. Oh, ayan pa. Oh, wow, ang sarap naman 'yon. Sarap ma. Yeah! Hoy, wag kayong mandiri dito. Naligo ka rin dito. Yan pala 'yung ginamit ko pang toothbrush. Yes. Ginagamit pa yan dito, guys. Sabaw naman sa tinurang isda, tinurang manok, dilaga, so, sarap. May hindi na bakit nagkaganin yung utak ko. Yung side. Brush, sabon.
Di kasi kami kasha, kaya siya na magpagustos. Kaya Pablo, kayo mga sige. Ma! Ayaw po naan yung saksak! Ayaw, karabaw! Siya yung magaling na nag-ayos ng aming gift well. Thank you, brother. Thank you so much. Mag-like ka naman dyan! Thank God! Thank God! Sobrang bilis na lang itong gift. Damn! Yeah.